Sino dito ang matatang? Bakit? Anong problema? SWS survey lang, sir. Board lang, ha? May mga nagtatanong, paano natin matatanggal ang mga corrupt sa parliamentary system? Well, kung magpa-parliamentary tayo, magiging bukas na sa publiko lahat ng sessions nila every week televised. Koroy! Magiging shared na rin ang responsibility sa decision-making sa bawat projects within the parliament. Kasama na dito ang pag-monitor sa mga transaksyon ng gobyerno. Dagdag mo pang factor ang may nakatingin at nag-audit sa bawat galaw mo. Nagaling sa shadow cabinet from the opposition. Ngayon, kung talaga namang ubod ng kapal ng mukha mo, at may ginawa ka pang kabalbalan, nabadali ka mapapatanggal sa pwesto, friend. Gamit ang tinatawag nilang vote of no confidence. Hindi na kailangan dumaan pa sa napakahabang impeachment proceedings. O magantay ng susunod na eleksyon. Kung paaso-aso ka magtrabaho, Antimano, kick out ka sa parliamentary. At makakating ka ng mga immortal words niya, class na, uwe! 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 O hindi ka pa rin convinced, tignan mo to. Here are the top 30 least corrupt countries in the world. O, ano napapansin nyo? Parang lahat sila naka-parliamentary, ah. Corrupt! At ito naman ang most corrupt countries in the world. So, halos lahat sila presidential ang gamit? Asan nga pa ng Pinas? Well, ang Pinas ay pang 111 sa listahan ng mga corrupt governments. So, kung bibigyan tayo ng pagkakataon to change our current form of government, sa tingin mo, ano mas makakabuti sa atin? Ang sumama sa mga babagsaking bansa? O jumuin sa mga bansang mauunlad? Correct, the constitution na. So, that's it for now. Hope may natutunan naman kayo. And as always, like, comment, share, and follow us for more Refer Minute videos.